guys, and welcome back to my channel. And for today's video, ang itetest natin is yung Bench Beauty na cushion. So yun, ang ganda nung packaging niya. Tapos, actually ito na yung end of the day. Na hinuhuli ko yung ano, yung intro. Pero ayan, nagamit ko na siya. Siguro panoorin niyo na lang yung pagkaka-apply ko ng makeup. Meron din ako ibang mga products na tinetest sa face ko ngayon. So, panoorin niyo na lang din siguro. Or ilagay, hindi ko na lalagay yung ibang makeup. Yung regarding lang din dito. Ang ginamit kong pang-set is yung Pond's Magic BB Powder. Ayun! By the way, ipopost ko nga pala to sa carousel. And hopefully, hindi ma-delete sa Shopee. So, kung sinong gustong bumili ng one-time use na product, so yun lang. Thank you.
A few moments later. Hi guys, so time check muna tayo. 6:36 na ng gabi. Yeah, 6:36. So, tapusin ko lang yung video na review for the bench. CC cushion. So, habang nag-discuss ako about the product, magbablot ako. First of all, gamit kong pang-blot, iba na. Hindi na finesse, clean and clear na. Medyo upgraded tayo. Tsaka ang bango pala nito. Okay, so for availability, itong CC cushion na to, available siya sa lahat ng bench store na merong beauty. And di ako sure kasi kung lahat, ay, nakalimutan ko, that pala kalahati. Hindi ko kasi alam kung lahat ng bench na branch is merong beauty section, yung beauty products nila nandun. Pero most probably yung mga malalaking branches ng bench, yun meron sila. Meron din sila sa Zalora, Shopee, and Lazada, and yung ibang online shop but na website dyan, meron din. Siguro nandun din sila sa Beauty Manila. Check nyo na lang siguro yung mga sikat na beauty stores. Dun siya hanapin. Next is yung buildability niya. Tinry kong mag second layer, medyo natakpan naman ng medyo-medyo slight. Yung ibang mga gusto kong itago, for example, yung dark circles ko and yung blemishes dito. Kaso nga lang, hindi ko talaga matago yung texture. Yung blendability niya, guys, either merong primer or wala, same lang naman. Magandang pagkakablend, gamit yung applicator na cushion. Hindi naman siya nag-iiwan ng mga marks or something. Ang problem lang is within the day yung nangyayari na pag nagtagal na yung product sa face mo. Next is yung coverage, ayun nga, medyo natakpan naman. Hindi naman, pero hindi siya yung total full cover. More on slightly medium coverage. Ganun. Tapos yung longevity, up until now, may coverage pa naman. Kaso, yung sa eye bags ko, medyo nawala na. Yung medyo kita na kasi yung ano dark circles ko, diba? Ayan o. Matte finish, hindi siya matte finish, more on dewy. Halos lahat naman ng cushion is dewy finish. Not unless sinabi talaga dineclare nila na matte finish siya. So for oil control, mamaya ko na sasabihin yung oil control kasi currently nagbablot pa lang ako. For packaging, maganda yung packaging niya. Minimalist siya, tapos walang problem sa pagkukuha ng product. Medyo bulky nga lang, lahat naman ng cushion is bulky. Okay naman yung packaging, normal siya. Ang meron pala akong isang ano lang, sana meron pang seal muna yung cushion bago pagbago. Kasi pagka mamaya, pag nagtagal yung product na hindi nabibenta sa kanila, magmo-moist yun eh, dun sa loob, tapos walang seal. Tapos baka possible na kumalat mismo dun sa packaging niya, yun. Next is, pore blurring ba siya? Hindi siya pore blurring kasi visible pa din yung pores ko even after nakakalagay lang and kakaset lang natin ng Pond's Magic BB Powder, visible pa rin siya. Kahit meron na akong primer dito, hindi pa rin siya nag-ano. Next is price point. Medyo pricey siya for a cushion pero marami din kasi yung cushion na pricey. Yun, 600 pesos, gano'n na rin yung presyo ng ibang cushion. Pero merong mura. Like yung unicorn, something. Quick drying ba siya? Hindi. Hindi. In short, hindi. lightweight ba siya? Medyo hindi, medyo oo. Kasi sa umpisa, lightweight oo. Pero nung nagtatagal na, nararamdaman ko na yung oil sa face ko. Nag-build up yung oil. Tapos nag-eyeglass kasi ako. So, nararamdaman ko nag-slide na siya dito, medyo oily na siya tingnan. Ito nga pala yung blotting, first blotting ko ever nung pagkakalagay ko ng product. Ito yung total ng blotting sheet na nagamit para sa kalahating mukha. Wala na akong ma-absorb eh. Ito yung side na walang primer. So, dito naman tayo sa may primer. Gamitin ko yung other side ng blotting sheet. Maganda pala yung blotting sheet ng clean and clear. Next is, may scent ba siya? For me, parang walang scent. Inamay ko up close, wala eh. Parang wala talaga. Try kong kuha ang product ko. Wala siyang scent. Very good.
Yun ang gusto ko. Wala siyang scent. Wala, ibig sabihin, walang additive na fragrance na pwedeng makaharm sa ibang skin ng tao, lalo na sa mga sensitive and super sensitive na girls and guys out there. Next is texture. Sobrang smooth niya. Actually, smooth siya. Yung shade range nito, pop-up ko ngayon sa screen ko ilan yung shade available for this product. Tatlo siya. Yung light, fair, and medium. Ata yung darker shade. Pang-moray na talaga yung medium. Yung fair yung kinuha ko kasi nasa gitna ako ng light and morena. Ganun. Parang medyo morena, ganun. Transfer proof ba siya? I think hindi. Kasi unang-una sa lahat, ipapakita ko ulit yung picture na pinakita ko kanina nung nag-check-in ako. Kitang-kita nyo na nagsismudge out palabas yung product sa skin ko. Hindi siya nagsiset ng maayos sa skin ko. Hindi ko alam kung bakit, pero yun yung nangyayari. Kasi parang, as in dito, maayos naman yung pagkakablend, pati yung pagkakaset, okay din. Hindi ko alam kung ano naging problem, pero yun. Medyo kumakalas siya sa balat mo. Nagmo-move yung product kahit matagal na siyang naset. Dahil sa oil. Dahil nagiging oily ako. Partida malamig pa sa office and nagja-jacket ako. Tapos yung oiliness ko lumalabas pa din. Tapos gumagalaw yung products. Imaginin mo yung araw ko, kainis. Kaya medyo tinamad ako magtrabaho. Note ko lang pala na combination oily skin ako. Pero mostly oily. Itong part na to, yan, is oily. Tapos yung kalahati, yan, ito, yan yung dry. Tapos may parts na parang nagbabalat-balat yun dito ko. Kaya makikita niyo yun dun sa ano, sa picture eh. Na may parang mga balat-balat na lumalabas. Yun. So yun yung pinaka straight to the point ko. Hindi ko lang talaga nagustuhan siya for me as a combo oily and dry. Tapos yung price point pa niya medyo mataas. So, para sa akin hindi siya worth it bilhin. Marami pa akong hindi natatry na cushion. Ang natatry ko pa lang is yung unicorn and yung sa Thailand na Nikara. Hold live. Yung Nikara, yung ano, unicorn cushion. Yun ang ganda nung pagkakalapat nun sa skin. Pero hindi rin kumakapit sa skin ko. And yung oil control guys, isang buong blotting sheet na siya. Both face. O nga pala. Ayun, so for oil control, ayun, kayo na mag-judge. Basta ayan yung pinaka oil control. Take note lang na medyo makapal kasi yung blotting sheet ng clean and clear. So, ayun. Sinasabi ko lang na kaya isang blotting sheet lang yung nagamit ko. Usually kasi, kapag yung finish na gamit ko, dalawang blotting sheet yun, yun ako-consume. So, dito isa lang. Makakatipid ako sa blotting sheet. Maganda siya. Try niyo yung clean and clear na blotting sheet. Mas matipid siya gamitin. Na-notice ko yung difference ng may primer at wala. So, dito kasi, nag-set sa line dito sa parang ganyan dito. Madalas yan kapag wala akong primer. Nagkakaroon ako ng linya na nag-set yung makeup, concealer, foundation. Dito sa lines na to yan. So, remember, naglagay ako ng primer dito. Yan, dito sa kalahating face na to. Yan, wala yung ano, hindi siya nag-set sa lines. Pero yung walang primer, nag-set siya sa lines. Unang-unang nag-set dito talaga. Yan. Tapos, nung after ng tanghalian, eh medyo nakakatawa yung mga pangyayari. So, yung emotional something, tas ngumingiti ka, ganyan-ganyan, tas yung tawa ka ng tawa, so nga ganyan, yung oiliness ko pa. So, magsiset talaga dyan yung ano dito sa, yung product sa mga lines. Kaso dito, hindi nagset. Tas dito, nagset. Yun, kayo na mag-judge. So, yun lang guys. If ever may gusto kayong product na i-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!